Ang maganda-magandang umaga, Pilipinas, Luzon, Visayas. Madala, ngayon po ay araw ng Biyernes. Thank God it's Friday. At ngayon po ay 26 na ng buwan ng Agosto taong 2016. Muling sumasa sa inyo ang Radyo Bisyon sa Media ng Bayan sa pangalan po ni Ka Francis Cancino. Magandang umaga po sa inyo lahat. Ako po si Alan Alianige. Good morning, Sir Alan. Good morning din po sa ating mga tagapakinig at nanonood ngayong umaga dito sa Radyo Bisyon. Sa loob po ng isang oras, samahan nyo kami na pag-usapan ang may init na issue dito sa ating bansa. Live kaming napapanood ngayon sa PTV4 at IBC13. Live streaming naman po sa www.ptvnews.ph at maaari nyo pong i-download ang aming PBS Radio app o PBS Rap sa inyong mga app store. At syempre mga kaibigan, kami ho inyong masusubaybayan din sa pamamagitan po ng www.pbs.gov.ph, hindi lang nationwide, worldwide. At pag nagbukas na yung page na yan, pakiclick nyo lang yung buton ng DZRB, Radyo ng Bayan sa Metro Manila. Mm-hmm. At mamaya po Sir Alan, makakasama natin si Audrey Goriceta live sa PTV4 Studio para sa bulusok ng kanyang mga balita ngayong umaga. Good morning, Audrey. Good morning, Audrey. At siyempre, yung mga ngayon palang aalis ng kanikilalang mga tahanan dito po sa Quezon City ay umuulan-ulan. Ingat po tayo, lalo na yung mga bata, bago pumasok ng eskwelahan, magbit-bit ng payong ng jacket o kaya ng raincoat. Mm-hmm. At saka ngayong Friday, sir, nako, marami na nakaramdam na weekend. So weekend? Oo. Ano yun? Weekend agad. Ano yun? Uy, grabe. Hindi na alam ni sir ang weekend. Oh, sobrang busy kasi po talaga ni Sir Alan. Pero kahit po busy yan, hindi na po niya maisisingit ang paglalaro ng cellphone. Naglalaro po ba kayo sa cellphone niyo? Or do you have games sa cellphone niyo? Meron namang isa o dalawa pang palipas oras kung kinakailangan. Ano? Worms? Hindi naman. Ano Space naman? Impact? Hindi naman. Tatagal parang, na na. parang naka-short pants pa ako noon eh. Space Impact na yun eh. Oh, snake, di ba? Tsaka Space Impact. Ay, hindi, alam ko na. Candy Crush, gano'n. Hindi. Mga mind games. Oh, okay. Mm-hmm. Sorry naman. Ako, ano, wala po. Mm-hmm. Ang KJ, wala. Wala? Opo. Eh, parang punong-puno ng mga icons yung cellphone mo eh. Hindi, puro pa mga fitness yon. Oh, sorry. Fitness. Yes, for healthy parang lifestyle. Parang gusto ko namang mapaaray nung sinabi mong fitness. Napatingin ako sa bewang ko bigla. Ay naka, pero alam niyo po ba ang sikat na sikat ngayon? Oh. Ang Pokemon Go. Ayan, nako, nako. At siyempre, dahil sa ikaw na nagsabing sikat na sikat yan, yung ibang mga kababayan natin, kahit oras ng trabaho, naglalaro. Okay? Napaikot-ikot sa office premises. Mm-hmm. Eh, mas lalong mabigat, baka naman pati mga government employees ay nawiwili ng kakalaro ng Pokemon Go at ng iba pang mga laro. Baka naman ginagawa within office hours. Nako. Alam mo, Sir Alan, sunod-sunod yung paalala natin dito sa ating programa sa mga government employees na yung oras nila ay gamitin sa kanilang trabaho. Di ba meron tayong na-mention dati, yung iba nagme-makeup pa, anday pang paikot-ikot. Uh-oh. Yung break time, yung recess time. Magsisimula ng trabaho, 9:30 na. Mm-hmm. Eh maya-maya may coffee break na. Opo. Tapos yung coffee break, kung maabot na daw na merienda. Merienda sa hapon? At yung iba lumalabas pa. Yun yung mahirap doon. So ngayon, nadagdag tong Pokemon Go. Nagpaalala po ang Civil Service Commission na bawal maglaro nito habang nasa trabaho. Siyempre, official time, office hours, trabaho ang tupagin. Ang mahirap, baka makita mo yung mga nasa front lines. Yun nga. Diba, halimbawa, ikaw ay nasa isang window sa isang tanggapan. Eh, ikaw ay tumatanggap ng mga dokumento. Ma-imagine mo naman kung halimbawa, eh, ganyan ka ng ganyan. Tapos, eh, ay, sandali lang, ma'am. Malapit ko na pong mahuli. Ah. Yung mga ganon. Imagine, si Snorlax nandito na. Nako, baka lahat po magkagulo kasi kahit po yung mga sineserve nyo ng public, eh baka naglalaro din. Akala ko sasabihin, teka muna, dapat ako makahuli niyan. Agawan sila. Hindi, joke lang yon. Pero ang point dyan, yung official time, working hours, work schedule mo, habang ikaw ay nasa opisina, kinakailangan i-devote talaga sa paglilingkod sa bayan. At alam naman po natin na sa ilalim ng ating administrasyon ngayon, ayaw po ng ating Pangulo na mag-cause ang mga government employees ng kahit konting sakit ng ulo sa public or sa mamamayan na dapat natin pinagsisilbihan. Yes. Kaya kung dadagdag pa ito, ay nako, baka po ay mapabilang na kayo sa mga ma-mention na alam nyo na.
Anyway, like yung nangyayari sa Taiwan, nakita niyo po ba yun sa Facebook? Sige nga, kwentuhan mo nga parang kami. Parang muntik na nagkaroon or nagkaroon ng stampede dahil para gusto nila mag-agawan dun sa isang Pokemon na yun. Nakita. So, I mean, I don't know kung yun na isang palagay prank. Palagay ko naglalaro ka talaga. Hindi ba? Napapanood ko lang sa detalyadong, Facebook. Detalyado. Pati kakaiba mga pangalan kasi ng iba-ibang mga kabisado mo. Ay, mga Pokemon. Oh. Si Pikachu, kilala niyo po. Oh, nadidinig ko sa mga anak ko yun eh. Ah, talaga. Mm. Pero yung itsura, hindi niyo po alam si Pikachu. Na, kilala ko naman. Ah, kung naman. Si Bulbasaur, mga ganun. Hindi, mamaya na lang, i-briefing mo ko tungkol dyan. Ayun, anyway, bawal po kahit sa amin, bawal. Gamitin ng maayos sa paglilingkod sa mga mamamayan ang oras ng trabaho ng mga government employees. Pwede naman mag-ganon sa bahay na. Oo, sa bahay na. Kasi kung sa mga kung sa kalsada like while you're walking, mahirap, 'di ba? Parang mangyari snatch them all na. Alin. Kasi baka ang cellphone ang ma-snatch, 'di ba? Lalo na kung medyo mamahalin. Oh, habang ikaw ay nakikipag-agawan para makahuli, meron namang mga ang concentration kung paano maaagaw yung cellphone mo. Kaya ingat-ingat. Oh. Snatch them all na nga ng tawag. At saka cellphone go. Kaya mag-ingat po tayo. Oh, kaya pag nawalan ka ng cellphone, halimbawa, ito, bagay naman yung words of wisdom. Yes. Ang ating pong words of wisdom yung Friday morning. Defeat is not the worst of failures. Not to have tried is the true failure. Yun. Sa Tagalog po, hindi ang pagkatalo ang pinakamasaklap na pagkakamali. Ang hindi sumubok ang tunay na pagkakamali. Mula kay George Edward Woodberry. Thank you so much, Tito George. Yan. Ano mo siya mo? Professor? May hugot professor. Ka na naman. Hindi, alam niyo, sir, maganda galing sa inyo dahil ko isang professor. Ba? So, syempre, talaga may ibinenta share niya. Ibinenta naman ako ng gusto ni Sarina. So, sir, pakipaliwanag po. Defeat is not the worst of failures. Not to have tried is the true failure. Yung bang tipong, ayoko niyan, hindi ko naman kaya, ayoko subukan. Talo ka na kagad noon. Di ba? Yes. Di, hindi bali raw na sinubukan mo, hindi ka nagtagumpay, hindi yon may tuturing na failure. Dapat nga ituring mo yon as learning experience. Di ba? Saka parang hahabulin ka ng konsensya mo na hindi mo na-try yung isang bagay. Later on, ang pagsisisi na sa'yo rin. Oo. So, yung pagkasinubok mo, bagamat natalo ka, nandun yung fulfillment mo, Sir Alan, na parang wow. O, gamitin mo yung pangyayaring yon as a motivating factor para sa susunod, mas pagbubutihin mo. O, at saka hindi po doon natatapos ang lahat. Of course. Matalo ka man ano kahit ano. O, parang sinasabi ko nga sa mga estudyante ko yan, diba, pag magre-recite. Volunteer, yung gusto mag-recite. Yan. Kasi sinasabi ko rin sa kanila, it is better to have tried and lost than never to have tried at all, di ba? Oh my goodness, sabi ko sa inyo dapat talaga isigatin. Ngayon, babaguhin ko lang ng konti yun, isang salita, palagay ko, may paghuhugutan na naman ng marami. Parang pag-ibig daw yan. Okay. It is better to have loved and lost than never to have loved at all. Uy, maraming kinilig daw bigla. Tsaka kung pag nasaktan ka sa pag-ibig, ibig sabihin nagmahal ka. Okay, tamo sinalo diba? Agad. Ano yan? Ibig sabihin nagmahal ka nga talaga. Yun. Tao ka. Hindi kayong bato dyan, robot na hindi ka nagmamahal. Na naman. Galing. Si German, sarap ng tawa sa likod ng camera. Hindi. Easy Friday morning lang tayo. Relax lang. Relax lang. Parang minit yung ulo ko, no? Bakit? Hindi, wala lang. Pag-ibig, pinag-usap. Kakainit ng ulo. Pag-ibig, tapos umiinit ang ulo mo. Dapat mas feel good ka pag pag-ibig ang pinag-uusapan. At saka dapat pinaglalaban talaga. Matalo ka o hindi. Oo nga, ano ba yan? May hugot na tama naman. Tama na, mag-Pokemon Go na tayo. Ay, bawal nga pala. Bawal. Tatrabaho tayo. Ayan. Okay. Oras sa buong Pilipinas, 11 minutes po, makalipas ang 6 a.m. At sa punta pong ito, puntahan natin live sa PTV4 si Audrey Goriceta para sa kanya mga balita. Good morning, Audrey. Go! Magandang umaga, Luzon, Visayas at Mindanao. Inilabas na ni Pangulong Rodrigo Duterte ang matrix o istruktura
ng kalakalan ng droga sa New Bilibid Prison na isang muna sa mga dahilan kung bakit hindi pa rin nasasawata ang ipinagpapawal na gamot sa loob ng Bilibid. Kabilang sa mga personalidad na makikita sa Matrix ay sina Senador Laila De Lima na nagsilbi bilang Justice Secretary noong Administrasyong Aquino at ang dating driver nito na si Ronnie Palisok Dayan at ilan pang individual. May report si Lala Babilonia. Sa inilabas ni Pangulong Duterte na drug matrix, pinapaliwanag ang pagkakaugnay-ugnay ni De Lima at ng anim pang malaking personalidad sa paglaganap ng kalakalan ng ilegal na droga sa Bilibid. Makikita sa itaas na parte ng matrix si De Lima at si Ronnie Dayan na itinukoy bilang kasintahan ng dating Justice Secretary mula CHR days, nagsimula umanong driver, ngayon kilala na ito bilang Boss De Lima. Tinukoy din si Dayan bilang case fixer ng mga malalaking politiko sa Urbistondo, Pangasinan. Tatlo namang linya ang umuugnay mula kay De Lima patungo kina dating Undersecretary Toti Baraan, Bucor Chief Bukayo at kay Dayan. Nilantad ng matrix na napromote sa posisyon bilang PNP Regional Director PRO1 si Bukayo dahil sa tulong ni De Lima. Matapos magretiro, itinalaga si Bukayo bilang hepe ng Bucor at umalis ito sa pwesto dahil sa di umano'y pagkakaimbelto sa kalakala ng ilegal na droga sa preso. Sa drug matrix, itinukoy naman si Pangasinan Congressman Espino bilang pinakamayamang politiko sa Northern Luzon. Inuugnay din kay Espina ang magkapatid na Rafi at Toti Baraan, kung saan ginamit umano ni Espino si Rafi Baraan bilang pantakip sa kanyang mga ilegal na aktibidad. Napatawan din si Espina ng plunder dahil sa kanyang illegal mining case. Tinutukoy dito ang black sand mining sa Pangasinan na imbelto rin si Rafi Baraan. Makikita rin ang pangalang Miss Cardenosa sa matrix na nagsilbi umanong dummy ni Dayan para sa kanyang mga ari-arian. Iniugnay din ng matrix si Season at Espina sa sinasabing Miss Cardenosa. Para sa PTV News, Lala Babilonia, Davao City. Nanindigan ng Malacanang na hindi ilalabas ni Pangulong Rodrigo Duterte ang pinakabagong drug matrix kaugnay ng drug trade sa New Bilibid Prison nang walang matibay na pinagbabasihan. Ayon kay Presidential Communications Secretary Martin Andanar, ang matrix ng Pangulo ay batay sa naging resulta ng investigasyon ng Philippine Drug Enforcement Agency at ng Philippine National Police. Ipinilabas ang naturang matrix sa media sa Davao na nagpapakita umano ng indirect participation ni dating Justice Secretary at ngayon ay Senator Laila De Lima. Nauna ng tinukoy ng Pangulo na nagpapanggap umano ang isang lady official na prioridad ang kapakanan ng mga Pilipino, subalit may relasyon umano sa may asawang driver lover. Samantala, determinado si House Speaker Pantaleon Alvarez na ituloy ang investigasyon kaugnay sa umano'y bentahan ng ilegal na droga sa New Bilibid Prison. Ito kahit pa hindi dumalo sa naturang investigasyon si dating Justice Secretary at ngayon ay Senator Laila De Lima. Ito naman ni Alvarez na hindi pamimersonal o pamumulitika ang pakay ng investigasyon. May report si Jervis Manahan. Sa unang pagkakataon, sinagot na ni House Speaker Pantaleon Alvarez ang gusot kung pwede bang imbestigahan ng mababang kapulungan si Senadora Laila De Lima. Ipinunto niya nang humarap siya sa media na hindi pamumulitika ang plano niyang paimbestigahan ang senadora. Hindi. Hindi personal ito. Bakit ba naman natin siya pipersonalin? Kung titignan niyo mabuti, yung aking final na resolution ay hindi naman siya binabanggit. Mismo si Alvarez ang nag-file ng resolusyon para imbestigahan si De Lima sa batasan. Pero hindi pa man natutuloy, sinabi na ni De Lima na hindi siya pupunta. Dahil bakit daw ba siya iimbestigahan, gayong siya naman ang nag-expose ng illegal drug trade sa New Bilibid Prison. Ay hindi naman natin siya pipilitin na dumalo. No? Nasa sa kanya yon, option niya yon, dahil meron naman tayong tinatawag na interparliamentary courtesy. At yun ay ibibigay natin. Igagalang po natin yan. Pwede naman daw mag-imbestiga ang mga mambabatas kahit na wala si De Lima. Iimbitahan daw nila ang lahat ng mga sangkot at posibleng may kaalaman sa pag-ikot ng ipinagbabawal na gamot sa kulungan. Kabilang na ang mga may kaugnayan kay De Lima gaya ng dati niyang driver na si Ronnie Dayan. May mga witness na rin daw si Alvarez. At posible raw na kabilang dito ang kasalukuyang kalihim ng Department of Justice. Pero pagtitiyak niya, tuloy ang investigasyon sa naturang issue. Patuloy po nating alamin
no, kung bakit lumaganap yung illegal drugs nung panahon ng pangangasiwa niya. Samantala, kakausapin din daw ni Alvarez si Congressman Amado Espino ng 5th District ng Pangasinan. Si Espino ay dawit naman sa drug matrix na ipinakita ni Pangulong Duterte. Nagsilbi raw si Espino na governor ng Pangasinan at dati nang naharap sa mga kaso ng plunder, illegal mining at huweteng. Pinangalanan din siya bilang pinakamayamang politiko sa Northern Luzon pero hindi raw maipaliwanag kung saan ang galing ang kanyang yaman. Hindi man ibig sabihin na pag nandun yung pangalan mo, ay kami dito sa Kongreso meron kaagad gagawin din na gasto. We have to look into that. Posible raw nakausapin niya si Espino sa susunod na linggo. Jervis Manahan, PTV News. Sa kanyang pagharap sa mga miyembro ng media sa taunang Meet the Press, ibinida ni Supreme Court Chief Justice Maria Lourdes Sereno ang mga reformang naipatupad sa Korte Suprema. Kabilang dyan ang mas mabilis na pagdinig nito sa mga kaso at ang pagtatag ng e-courts at e-subpoenas. Ayon kay Sereno, makatutulong ang mga ito para sa mabilis na paglutas sa mga kaso may kaugnayan sa illegal na droga. Dinaluhan ang event na ito ng mga mamamahayag mula sa iba't ibang istasyon ng radyo, TV, periyodiko at maging ng social media. Samantala, iginatuwa ng hukbong sandatahan ang maayos na takbo ng umiiral na ceasefire sa pagitan ng militar at ng New People's Army. Ayon sa AFP, wala silang naitalang paglamag ng NPA sa ceasefire, subalit nananatili pa rin naman silang naka-alerto upang hindi na maulit pa ang nangyaring pag-atake ng NPA sa puwersa ng pamahalaan sa gitna ng unilateral ceasefire na idiniklara ni Pangulong Rodrigo Duterte. May report si Eunice Samonte. Napaulat ng mga encounters, those happened before the reimposition of the ceasefire, 12-01 of August 21. Payapa at maayos. Ganyan may lalarawan ng Armed Forces of the Philippines ang pitong araw na ceasefire na idineklara ng makakaliwang grupo ng CPP, NPA at NDF. Ayon kay Colonel Arevalo, hepe ng AFP Public Affairs Office, maayos na nasusunod ng militar ang utos ng kanilang Commander-in-Chief President Rodrigo Duterte na itigil muna ang mga combat operations laban sa grupong makakaliwa. Dagdag pa niya, wala namang naiulat na violations ng kabila ngunit nanatili silang alerto upang hindi matulad sa nangyari noong August 4 at 5 kung saan sa kasagsagan ng ceasefire ay umatake ang NPA sa militar na ikinasawi ng 4 na sundalo. Sa katunayan, malaking tulong nga raw ang tigil putukan sa magkabilang panig dahil nabibigyan ng pagkakataon ang mga nasa komunidad na mabuhay ng payapa at normal. Para yung mga tao can move freely, mga tao can perform the things that they would want to do na they cannot do kung merong ongoing na labanan between the CPP, NPA, NDF and our armed forces. So, it is better this way. Dagdag pa ni Colonel Arevalo, dahil sa ceasefire ay mas nakafocus na militar sa kanilang peace and development efforts sa mga apektadong komunidad sa Mindanao. Tiniyak naman ng Armed Forces of the Philippines na suportado nito ang Pangulo sa kanyang hangarin na makamit ng bawat Pilipino ang pangmatagalang kapayapaan na hinahangad ng lahat. Para sa PTV News, Eunice Samonte. Sa iba pang balita, muling tiniyak ng China ang pakipagtulungan nila sa Pilipinas para labanan ang drug trafficking. Ayon kay Foreign Affairs Assistant Secretary Charles Jose, pinag-aaralan na ng dalawang bansa kung paano nila mas mapapalakas ang kanilang pagsisikap sa paglaban sa illegal na droga. Maliban dito, nagpahayag din ng kahandaan ng China na makipagtulungan sa pamahalaan hinggil sa pagkumpirma ng mga impormasyon kaugnay sa mga umano'y ipinapasok na illegal na droga sa Pilipinas. Matatanda ang sinabi ni Pangulong Rodrigo Duterte na ang gobyerno ng China ang isa sa mga umano'y o ang bansang China ang isa sa mga umano'y pinagmumulan ng shabu sa Pilipinas. Samantala, bilang pagtalima sa ibinabang status quo anti-order ng Korte Suprema, itinigil na rin ng Philippine Army ang mga preparasyon para sa nakatakdasa ng paghihimlay sa mga labi ni dating Pangulong Ferdinand Marcos sa libingan ng mga bayani. May report si Eunice Samonte.
Dito sa libingan ng mga bayani, nakatakdang ilibing ang dating Pangulong Ferdinand Marcos, alinsunod sa utos ng Pangulo na maihimlay ito bilang dating Pangulo ng ating bansa. Ngunit sa dami ng tumututol dito, mukhang matatagalan pa ang diskusyon sa usaping ito. Sa katunayan, bilang pagrespeto sa 20 days restraining order ng Korte Suprema, sinuspindi muna ng Armed Forces of the Philippines ang mga preparasyon ng Philippine Army sa libingan ng mga bayani. Status quo ante order, which means that everything will have to be suspended and everything will have to be reverted to how it was before the beginning of the issue once over directly from the Secretary of National Defense directing the armed forces to implement the planning for the interment of the former president. Kasama nga rin sa itinigilay ang paghukay ng himlaya ni dating Pangulong Marcos hanggat wala pang inilalabas na utos ang Korte Suprema. We complied even to the point of yung mga preparations na pwede nating gawin, even other plans para doon sa pagtalima, doon sa orders were also suspended. Ang hukbong katihan dito sa Fort Bonifacio, Taguig City, ang responsable sa pagbabantay ng pambansang libingan at sila rin ang nagbibigay ng military honors sa bawat inililibing na nagbibigay karangalan sa ating bansa. Sa ngayon, suspendido muna ang lahat ng preparasyon at nagaantay lamang ng desisyon ng Korte Suprema ang AFP kaugnay ng pagpapalibing ni dating Pangulong Marcos sa libingan ng mga bayani. Para sa PTV News, Eunice Samonte. Samantala, ang mga pampublikong sasakyan naman ang tinutukan ng Senado sa ikalawang pagdinig nito kaugnay sa pagbibigay ng emergency powers kay Pangulong Rodrigo Duterte. Isa sa mga nakikitang paraan ng Department of Transportation para mapagaan ang daloy ng trapiko sa EDSA ay ang pagtatayo ng tatlong provincial bus terminals sa endpoints ng NLEX at SLEX. May report si Joy Gumatay. Mga samahan ng pampublikong sasakyan ang pangunahing tinutukan ni Senadora Grace Poe, ang chair ng Senate Committee on Public Services, sa ikalawang pagdinig tungkol sa emergency powers bilang solusyon sa malalang problema ng trapiko sa ating bansa. Kung dati mga opisyales lamang ng gobyerno ang ating inimbitahan at ibang operators, ngayon naman po, nandito rin po ang mga mismong mga commuters at mga nagpapatakbo rin ng ating mga public utility vehicles. Yung mga tinatawag din nilang mga oppressed dahil dito sa ating sitwasyon. Ayon sa datos ng MMDA, 8,640 na provincial buses ang naglalabas-masok sa Metro Manila at nasa 3,500 naman ang gumagamit ng EDSA araw-araw. Dahil kaunti at makikitid ang ating mga daan at dahil marami na masyado tayong mga sasakyan, hindi nakakagulat na talagang malala ang trapiko sa Metro Manila. Upang mapagaan ang trapiko, plano ng MMDA na magtayo ng tatlong major provincial bus terminal sa mga endpoints ng Maynila upang tuluyan ang mapagbawalan ang mga provincial buses sa kahabaan ng EDSA. Maaring matapos ang South and Southwest Provincial Bus Terminal sa 2018, habang medyo mahuhuli naman raw ang itatayo sa Norte dahil sa ngayon ay under feasibility study pa ito. Nilinaw ng ahensya na maisasagawa ang planong ito base sa kanilang time frame nang hindi kinakailangan ng emergency powers mula sa ating Pangulo. Ikinatuwa ni Senador Franklin Drilon ng plano dahil nakikita niyang magiging malaking kagaangan ang maidudulot nito sa kasalukuyang mabigat na daloy ng trapiko sa lungsod. Tinanong naman ni Senadora Lila De Lima kung papaano makakarating sa mga itatayong provincial bus terminals ang mga pasaherong sa loob ng Maynila manggagaling pauwi sa kanilang probinsya o mula probinsya papasok naman ng lungsod. Sagot ng MMDA, tinitingnan nila ang posibilidad na dagdagan ng mga small public utility vehicles tulad ng taxi sa EDSA, gayon rin ang pagpapaigting ng kapasidad sa ating mga tren upang maserbisyuhan ang mga pasaherong maapektuhan ng aksyong ito. Para sa PTV News, Joy Gumatay. At yan po naman ang aming mga nakalap na balita at impormasyon para sa Radyo Vision. Ako po si Audrey Goriceta. Balik muna sa inyo, Prof. Alan at Sharinga. Maraming salamat, Audrey Goriceta. Mga kaibigan, ang oras natin, 26 minutes makalipas ang 6 a.m. Mm-hmm. At sa punto pong ito, pupuntahan na natin, Sir Alan, ang unang sigwada ng ating provincial news. Radyo ng Bayan.
Report. Unahin ko na Sir Alan, Lucena, Radyo ng Bayan, kasama si Jigs Rodillas. Magandang umaga, Jigs. Yes, kasamang Sharina, pinarangalan ni PNP Chief Ronald De La Rosa ang Calabarzon PNP sa matagumpay na anti-drugs operation kaugnay ng 115th anibersaryo ng serbisyong pulis na may temang hamon ng pagbabago, pinag-ibang serbisyo sa Camp Vicente Lim sa lungsod ng Calamba. Ayon kay Chief PNP De La Rosa, dahil sa bagong administrasyon ay nagkaroon ng bagong sigla sa pagpapatupad ng batas at paglilingkod sa bayan kahit pangilan sa mga pulis ay nahaharap sa panganib at nagbuhis pa ng buhay. Dagdag pa ni De La Rosa, hindi pa muna natatapos ang laban ng kapulisan kontra sa ipinagbabawal na gamot, pero sa pagtutulungan ng PNP at ng sambayanan ay magiging mapayapa ang bawat lansangan at ligtas ang bawat Pilipino. Ipinakita naman ng local government unit Calabarzon ang kanilang commitment sa kampanya kontra sa illegal na droga ng PNP sa pamamagitan ng pagrepresenta nila ng kanilang manifesto ng pagsuporta kay Chief PNP Ronald De La Rosa. Para sa Radyo Vision, Jigs Rodillas, Lucena, Media ng Bayan. Maraming salamat, Jigs Rodillas. Mula sa Lucena, mga kaibigan, punta naman tayo sa Radyo ng Bayan. Tandag, narito ang report ni Greg Tataro Jr. Greg, good morning. Good morning, Sir Mahalan. Katuwang ang 402nd Infantry Brigade ng Philippine Army sa pagsasagawa ng tatlong araw na libreng operasyon para sa mga bingot o kaya nagtataglay ng kapalusanang Cleft Lip and Palate sa Surigao del Sur mula ngayong araw hanggang sa makalawa, Agosto 26 hanggang 28. Ipinakipag-ugnayan ang nakakasakop na 4th Infantry Division sa ilalim ng pamumuno ni Brigadier General Benjamin Madrigal Jr. Hindi bababa sa 50 pasyente ang makikinabang sa ilalim ng Project BOSS o kaya Brotherhood of Sweet Smile na itinatag ni Berlienko at Gaudiosa Rotayenko. Para sa ikatatagumpay ng kawang gawa, ang Army Brigade na pinamumunuan ni Colonel Isidro Purisima ang gumawa ng legwork sa pakikipag-ugnayan sa pamalang panlalawigan dito, Provincial Health Office, ganun din sa De La Serati Memorial Medical Center na pag-aari ng gobyerno. Malugod na sinabi ni Captain Reggie Go, Brigade Civil Military Operations Officer, mas tapakipakinaban na sa kawang gawa na bubuhos ang pwersa ng kasundaluhan sa halip na sa bakpakan kasunod ng pag-arangkada ng tigil putukan at usapang pangkapayapaan. Para sa Radyo Vision, ito si Greg Tataro Jr., DXJS Tandag Media ng Bayan. Thank you, Greg Tataro Jr. Mula po yan sa Radyo ng Bayan, Tandag. Narito naman po ang Iloilo Radyo ng Bayan kasama si JP Hervas. Magandang umaga, JP. Mga Sharina, nagpapatuloy ang serye ng pagkikita ng Department of Labor and Employment to Dollar Western Visayas sa mga may-ari ng kompanya sa rehiyon para ipalala ang mas pinalakas na kompanya ng Duterte Administration na wakasan na ang Labor Contractualization o ENDO. Ayon sa Dollar Western Visayas, ang mga malls, kitchens, manufacturing, hotels at restaurants sa rehiyon ang priority targets ng $6 sa kampanya na ito at ang massive information drive ang kanyang unang hakbang para maging matagumpay ito. Dagdag ng ahensya, muling ipapaalala sa mga may-ari ng kompanya na dapat mo ang contracting at subcontracting dahil kung hindi, ito ay may tukuring na paglabag sa Labor Code ng Pilipinas. Matapos ang information drive, magpapadala ang dole ng mga team ng Labor Law Compliance Officers upang malaman kung sinusunod sa kumpanya ang mga tinutukoy na kumpanya. Pinapalala ng Dollar Western Visayas na batay sa batas ang mga hindi susunod sa mga kumpanya ang maaaring mapwersang gawing regular ang kanilang manggagawa. Target ng dole na bago matapos ang taong 2016, mabawasan ng kalahati ang mga contractual employees sa buong bansa at 100% naman na matapos sa susunod na taon. Para sa Radyo Vision, GP Hervas, DYLL, Radyo ng Bayan Iloilo, Media ng Bayan. Maraming salamat, JP Hervas. At syempre, yan ho ang unang sigwada ng ating mga provincial reports. Radyo ng Bayan Report. Para sa kapakanan naman po ng ating mga motorista at mga commuters, narito ang ating weather update today. Magandang umaga, Amor, live sa Pag-asa DOST. Good morning, Zarina at Sir Alan. Magandang umaga, Pilipinas. Narito na po ang latest sa ligay ng ating panahon.
Nasa loob pa rin ng Philippine Area of Responsibility ang bagyong Dindo na huling namataan ng pag-asa sa layang 965 kilometers east-northeast ng Itbayat, Batanes. Taglay po nito ang lakas ng hangin na abot ng 160 kilometers per hour at pabugsong papalo naman ng 195 kilometers per hour. Inaasahan po natin ang pagkilos ng bagyo ay pa east-northeast sa bilis naman na 7 kilometers per hour. At kung mapanatili po ang ganitong bilis at direksyon, posible po yung lumabas ng ating PAR bukas po yan ng gabi. Sa ngayon naman, patuloy ang paghatak nito o pagpapalakas dito sa southwest monsoon o yung hanging habagat na makakaapekto naman lalong-lalo na sa kanlurang bahagi ng Luzon. At inaasahan nga po natin sa mga susunod na oras dahil po dito sa hanging habagat mararanasan ang maulap na kalangitan na magdudulot ng mahina hanggang sa katamtamang pag-ulan at mga pulupulong pagkidlat pagkulog. Dito po yan sa bahagi ng Metro Manila, ganun din po sa may Calabar Zone. Kasama rin po dito ang Central Luzon, Mimaropa at pati na rin dito sa may bahagi po ng Ilocos Region. Para naman sa natitirang bahagi pa ng ating bansa, makakaranas naman ng bahagya hanggang sa maulap na kalangitan na meron pa rin po chances nitong mga pulupulong pag-ulan o pagkidlat pagkulog. Kaya naman kung saan man ang lakad nyo ngayong Biyernes, huwag kakalimutan ang pagdadala ng payong. At ngayon naman silipin po natin paano kaya maapektuhan itong hanging habagat ang agwat ng temperatura sa iba't ibang bahagi ng bansa. Unahin po natin dito sa Luzon para sa Metro Manila yung mga estudyante o kaya naman yung mga magsisimba dito sa Quiapo mamaya. Inaasahan natin ang temperatura 26 to 30 degrees Celsius. Bagamat may kataasan pa rin ang temperatura, posible pa rin pong maranasan ng maulap na kalangitan na magdudulot nga ng maulang panahon. Dito naman sa Baguio City, inaasahan po natin ang 16 to 21 degrees Celsius. Habang dito naman sa Lawag, Tugigaraw o Longapo, Tagaytay, Legazpi at isama na rin po natin ang Puerto Princesa. Ang temperatura sa pagitan po ito ng 24 to 34 degrees Celsius. Dako naman tayo sa Visayas para sa Tacloban 26 to 34 degrees Celsius. Habang dito naman po sa Metro Cebu, inaasahan din po natin ang kaparehong temperatura. At malipay good ka dahil mararanasan naman ang generally fair weather condition. Panghuli naman natin sa Mindanao, sa Metro Davao, 27 to 34 degrees Celsius. Ibig sabihin po niyan, mainit at maalinsangan ang panahon. At dito naman sa Cagayan de Oro at ganun din sa may Zamboanga, asahan naman ang 25 to 34 degrees Celsius. At yan ang latest sa lagay ng ating panahon para sa Radyo Bisyon. Ako po si Amor La Rosa mula dito sa Pag-asa Media ng Bayan. Maraming salamat, Amor La Rosa. Ang oras po natin sa buong Pilipinas, mga kaibigan, 35 minutes na makalipas sa alas 6 ng umaga. At ngayon... Yes, Sir Alan, kasama na po natin ngayon sa studio ang ating guest ngayong umaga na si Professor Shao Chua, isang historian. Na pag-uusapan natin yung paggunita ng ating National Heroes Day. Sa araw ng Lunes. Lunes, sa Lunes po yan. Magandang umaga, Prof. Chua. Makasaysayang umaga po sa ating lahat, sa inyo pong mga nakikinig. Kita mo, bati pa lang talagang makasaysayang umaga. Ayan ang ating signature na pagbati sa Channel 4 din. No? Showtime, kapag alauna yan sa PTV News. Okay, pag-usapan natin ang darating na araw ng Lunes, Agosto 29. Yes. Ha? Ano yan? National Heroes Day. Okay, siguro magbalik tanaw muna tayo, paano nagsimula ang paggunita ng huling Lunes ng Agosto actually, di ba? Na bilang National Heroes Day. Actually, kung titignan mo yung ano, yung mga sinaunang mga batas tungkol sa National Heroes Day, meron na tayong ano eh, yung Act number 3827. Ito yung mga Amerikano pa yung mga pinuno sa ating bansa. Pero binigyan na nila tayo ng National Heroes Day last Sunday of August. Okay. Yan yun. Yan talaga yung dati. Actually, naabutan ko pa yan. Yung last Monday na lang, kung hindi ako nagkakamali, panahon na lang ito ni Pangulong Noynoy Aquino. No? So kasi parang ano yan, holiday economics. Diba? Kasi pag Sunday, parang hindi napapakinabangan. Hindi nararamdaman. Holiday, hindi nararamdaman. Kasi last Sunday. At bakit ito ginagawa? Sapagkat meron na tayong dalawang holiday para sa dalawang bayaning Pilipino noon, no, noong 1930s. Si Jose Rizal, yes. National Holiday yan,
December 30, no? Minsan pati birthday niya, no? June 19. Tapos si Andres Bonifacio, November 30. So, kung titignan mo itong dalawang bayaning ito, eh paano naman yung iba? Nadagdagan na nga yan, August 21, si Ninoy Aquino. Yes. No? Tapos meron tayo eventually na April 9, Araw ng Kagitingan, para sa mga bayani ng digmaan. So, ibig sabihin, wala tayong holiday para sa ibang mga bayani. So, ito yung, kumbaga, yun yung solusyon natin. Itong National Heroes Day. Para yan kay Marcelo Del Pilar, kay Apolinario Mabini, Gabriela Silang, Sultan Kudarat, Gregorio Del Pilar, at iba pa. No? So, ang main celebration dyan lagi, in the recent years, ay yung libingan ng mga bayani. Kasi nga ito yung representative na pantheon, no? Para sa maraming mga namatay para sa bayan. So, kahit actually, national, pwede kasing National Heroes Day. Ibig sabihin, araw ng mga pambansang bayani. Just to underscore na hindi lang si Rizal ang pambansang bayani natin. Yes. Pero pwede rin siyang National Heroes Day. Ano yung National Heroes Day? Ito yun ang bayan ay nagbibigay pugay kahit sa mga hindi kilalang bayani natin. Okay. Diba? Kasi halimbawa, yung mga lolo natin nung panahon ng war, wala namang mga monumento yan. Wala naman, minsan wala yung life story nila sa libro. Pero nagbigay sila ng buhay nila, ng lakas nila para sa bayan. So, you can look at this celebration in many different ways, no? Para sa akin. Although may trivia ako. Sige nga, sige nga. Maraming taon na ang National Heroes Day para sa marami ay sineselebrate sa araw ni Andres Bonifacio. November 30. No? So, maaalala ng mga mas matatanda, if I'm not mistaken, kahit si Manuel Quezon, nagdiriwang din ng National Heroes Day ng November 30. So, kaya minsan, iniisip ng mga tao, yung November 30 ay National Heroes Day at hindi Bonifacio Day. Kaya nga parang nakakalimutan pa si Bonifacio sa ganun. Pero ngayon, syempre, na-cure na yan. Hindi lang natin alam. Hindi ko pa alam yung detalye ng pagdiriwang sa kung darat. Kasi usually dumarating ang presidente, nag-aalay ng bulaklak doon sa tinatawag na Tomb of the Unknown Soldier. Na kumakatawan sa mga heroes na hindi na pangalanan o hindi na nakilala. Kasi nung World War II, pag may digmaan, maraming Tomb of the Unknown Soldier sa ano, no? Kahit sa Pilipinas, iba-ibang lugar, tapos meron din sa ibang bansa. Ito yung isang representative na katawan ng taong hindi nakilala na ililibing doon para sa ano, para i-represent nga lahat yung mga hindi na nakilala, hindi ano, no? So, lahat ng bayani yun. As in national. Yes. Pero ngayon, sa tingin niyo po ba, itong pagdiriwang ng National Heroes Day, kinikilala pa ng ating mga, lalo ng ating mga kabataan, or more than holiday na lang siya para sa karamihan? Actually, yun yung, siguro kailangan lang, kasi kailangan ng tulong dyan dahil, tandaan natin na kapag holiday, di ba, ay wala tayong gagawin kundi pumunta sa mall, di ba, maghanap ng Pokemon, no? Kung Raichu, Bulbasaur, o kaya Ponyta, Poliwag, Poliwash yung makuha mo dyan. Imbis na nangongolekta ka ng storya ng National Heroes, Pokemon nang kinokolekta mo, no? Pero wala namang masama doon, no? Pero sana, sa pagkuha natin ng bawat Pokemon, no? Magbasa din tayo kahit saglit ng mga bayani. Kahit sa araw na yun, nawala kang pasok, mag-search ka sa internet. In fact, kaya yung malaking tulong dyan, yung social media. Especially yung mga hindi naman nagpapakalat ng mga kasinungalingan sa social media, di ba, na mga site na nagbibigay ng mga istorya ng mga bayani. Di ba? Tapos yung halimbawa, yung television. Tulad nyo, yung mga ginagawa natin na pag-uusap dito, kailangan mas madami pa ito kapag National Heroes Day para maalala natin na may ganitong holiday na ito, utang natin ng ating kinalalagyan ngayon eh. Kaya alam nyo, maraming masamang, di ba, hindi pa nasusolusyonan na problema, no? Pero alam nyo, yung kalayaan natin nandyan, no? Political, no? At ito'y na-exercise natin at kaya nating itakda ang sarili nating buhay. Itong araw na ito, dito natin naalala na may mga nauna sa atin na namatay para dyan. At dapat laging una, pasalamatan sila sa pamamagitan ng araw na ito. At laging isipin na ang pagpapasalamat sa kanila ay pagiging mabuting Pilipino. Yun na, let's try to be heroes. Not all of us will be heroes, but let us try. Diba? But still yun. Enough pa rin ba yung pagtuturo or yung mga tinuturo sa mga eskwelahan natin? Magandang tanong yan, ano? Oh, about sa mga kasi, heroes. Alam nyo, sa totoo lang, sa kasaysayan kasi itinuturo yung ano na yan eh. So, meron tayong konting problema sa susunod na
yung curriculum, yung K+12. Yes. Mm-hmm. Kasi, sorry ah, alam ko, ako sumusuporta ako sa K+12. May maganda itong mga aspekto tulad ng mother tongue, multilingual education. Mm-hmm. Yes. At yung ladderized. Pero, mawawalan po ng Philippine history sa high school. Sa first year high school, no? Ang mangyayari dyan, grade 5, grade 6 na lang yung Philippine history. At alam naman natin, tapos after that, college na yung Philippine history. Alam nyo, yun din kasing pagtuturo ng Philippine history, mayroon din yung mga level. No, hindi lang pwedeng ituro sa isang bagsak. Sapagkat halimbawa, paano mo ituturo sa grade 5 halimbawa yung brutal na panangyari kay Andres Bonifacio o General Luna, 'di ba? O kaya yung nangyari na sa mga martir ng batas militar, 'di ba? Mahirap siyang ituro kapag ganitong edad na pwede na maituro ng unti-unti sa high school. At sa kolehiyo, dapat parang review na lang yan. At magtuturo ka na ng bago. Pero nangyayari, kaming mga college professors, ang mangyayari sa amin, pag nakalimutan ng grade 5, grade 6, uulitin na naman namin lahat. So, imbis na magdadagdag na lang kami ng mga exciting, nagbe-back to basics kami na kakaunti lang, 4 months lang, 3 months lang, sa Lasal, maikli ang panahon. So, dun din yung nagiging problema. Pagka umiikli yung panahon sa kasaysayan, ewan ko, alam ko, mas matanda ako sa'yo, no? Kasi nung panahon namin, 1 hour history, 1 hour, civic at kultura ang tawag, 1 hour math, 1 hour English, ibig sabihin pantay-pantay. Nung nakaraang dekada, pinagbabawasan yung civic at kultura, pinagsasama-sama pa sa ibang subject, no? There was a time, yung makabayan, parang mababawasan talaga yung pagtuturo. So, yun, hindi natin i-blame ang teachers kasi ginagawa ng teachers ang lahat, no? Lahat yung curriculum may tulong diyan, yung media may tulong din diyan, at marami pang iba. So it's pati parents, 'di ba? Mahalaga yung pati parents nagtuturo ng kabayanihan, ng mga bayani natin. So parang ang magiging alternative na lang talaga yun ng kabataan natin ay yung magsipag magbasa. Actually, may kwento ko lang. Marami sa mga natutunan ko sa mga bayani ay dahil binabasa ko yung likod ng postcard nung bata ko. Okay. Tapos yun yung nag-interest sa akin na magbasa pa ng iba. Kaya nga ako siguro naging historiador, ano? Dahil sa mga postcard na to. Tapos binabasa ko yung mga masarap basahin na history books tulad nung kay Ambeto Campo. Yan, di ba? Mga bayani, kinakwento niya na parang chismis. Di ba? Hindi siya chismis, pero parang chismis. Ang presentation, no? Ay light. Which actually becomes very even more interesting. Uy, ganun pala nangyari. Yes. Yung mga ganun, di ba? Parang light lang tulad ng Biyernes natin ngayon kasi ayaw mong ma-stress, di ba? So, ganyan talaga, no? Ayaw ma-stress. Correct. Pero aside from, matanong ko lang, sir, aside from yun sa libingan ng bayani, ano pa yung iba nilang ginagawang celebration? Lalo na nung pamilya ng mga bayani. Actually, may iba-iba. Sa libingan ng mga bayani, halimbawa, pupunta yung mga veterans of the war. Kasi sila yung buhay na bayani eh. Sa totoo lang eh. So, ang mangyayari dyan, may mga pamilya sila doon. Tapos nandyan yung mga Boy Scouts, no? Yung mga Girl Scouts. Para makita nila yung, ito yung mga sinusundan natin eh. So, pero siguro sa ibang mga lokalidad, may mga kanya-kanyang pagdiriwang. Pero yung halimbawa sabihin mo na may iba pang national celebration, actually very low-key nga itong National Heroes Day. Tapos kapag dumadating lang ang presidente, syempre doon, ipapalabas sa PTV, sa RTVM. Pero usually, wala nang masyadong nangyayari dyan. Very, very low-key itong National Heroes Day. Na alam nyo, ang basis nito, nakalimutan ko sabihin kanina, nung kasing last days of August, yan yung huling panahon. Ayan yung unang pagsiklab ng revolusyon ni Bonifacio. Dito sa area na ito, sa Balintawak. No? Balintawak dati ito eh, yung Diliman. Nung isang araw nga yata, yung paggunita sa pagbabalik tanaw sa Cryopugad Lawin, di ba? August 23, August 24 yan eh. So, tapos eventually pumunta sila dyan sa, naglakad sila sa Cruz Naligas, tapos pumunta dyan sa may Ugong, Pasig, pumunta ng Mandaluyong, no? Hagdang Bato yata yung pangalan, hanggang pumunta ng Pugad Lawin, hanggang pumunta ng Pinaglabanan sa San Juan, inatake yung pulburin, yung bilagayan ng pulbura. Ito yung mga panahon na yon na sa ulan, sa lamig, no? Yung mga
katipunero, yung mga bamboo spears lang yung hawak, mga kawayan lang. Ang hinaharap, mga kanyon na mga Kastila. Mm-hmm. Pero hindi sila umuwi. No? Pwede naman nila sabihin, uwi na tayo, walang mangyayari mm-hmm. pag nagpakabayaan, di ako yayaman dyan. Pero umuwi, hindi sila umuwi. Bakit? Dahil gusto nilang magkaroon ng magandang Pilipinas yung mga apo nila at yung mga anak nila. Ayun. So tayo yun. Oo. And sa ganitong mga pagkakataon na nagbabalik tanaw tayo sa kabayanihan ng mga nagdaang henerasyon natin. Yes. It would also be interesting, halimbawa, kung may mga pagkakataon dahil holiday naman, na bumisita yung mga kababayan natin in some historical places, di ba? Oo, sana. Para lalong magising yung kanilang kamalayan sa ganitong mga bagay. Ay, napakaganda pong suggestion yung sinabi ninyo. Kasi actually, isang nakaka-touch pag nakakita ko. Kasi tour guide din ako eh. Ayun. Sa Fort Santiago. Mm. Nakita ko ng mga simpleng tao lang, naka-chinelas, tapos may daladalang mga anak. Tinuturo nila na, ayan dyan, kinulong si Rizal. Si Rizal yung pinaglaban ng kalayaan ng Pilipinas. Mm-hmm. Di ba parang, wow, ang simple-simple nilang tao pero naalala nila si Rizal. So, ang saya-saya ng puso ko pag nakikita ko yun eh. So, sana, ganun din ang gawin natin. Hindi naman tayo perfecto, no? Pero at least may konting we aspire for greatness para sa bayan natin, di ba? So, talaga patunay na hindi lang para sa school lang ang pagtuturo. Talagang pati sa, simula sa bahay sana. Correct. Tsaka yung heroism, gusto ko laging sabihin na it begins with a decision to love. Yeah. Kasi kayo humuhugot kayo. Ito mo, love na naman. Pag-ibig kanina. Umiinit na yung ulo ko. Umiibig. Talaga? Talaga umiinit yung ulo ko. Bakit umiinit ang ulo niya pag pag-ibig ang pinag-uusapan? Kasi pagmamahal sa kapwa, pagmamahal sa bayan. Yes. Sabi ni Bonifacio, pagmamahal sa Diyos, iisa yan eh. So, kapag ka nagmamahal ka, doon nagbibigay ka ng something eh. And love is an action word. Yes. And action words, yan dyan mo ipapakita yung kabayanihan. No? So, kaya ikaw. Teka lang. Ganun lang, teka lang. So, kasama yung mga bagong bayani at saka yung mga bayani ng pag-ibig. Oh, meron ka bang bayani ng pag-ibig? Inaano ko na, pinapartikular ko ng sister, parang hindi naman galing po sa inyo. Bakit meron bang problema sa pag-ibig? Wala po! Ano ba yan? Nagsiselebrate lang ako ng National Heroes Day. Yeah. Hindi Valentine's Day. Yeah. Hindi. Malayo pa yun. Oh, may tanong tayo, mula kay Raymond ng Cubao. Marami po nagsasabi na malungkot po ang nakaraan ng ating kasaysayan dahil hinabi ito ng pagtataksi sa kapwa Pilipino tulad ng pagkamatay ni Andres Bonifacio at General Luna. Sa inyo pong opinion, do you think that the Filipino is still worth dying for? Kahit na hanggang ngayon ay parang wala pang kalayaan ang ating bansa dahil sa kolonyalismo kaugalian. Maraming hindi tayo mag-agree sa mga opinion natin sa bawat isa sa ngayon. Pero sa nakikita ko, mahal ng Pilipino ang kanyang bansa eh. Nagkakaiba-iba lang tayo ng opinion tungkol sa human rights, ganun. Pero lahat tayo nagsasabing gusto natin ang pagbabago. Kaya nga nakita mo yung pagkikilahok sa eleksyon eh naging napakaganda nitong nagdaan. So, ako naniniwala na nandiyan ang pag-asa, no? At pagtitingnan mo naman sa kasaysayan, yung mga taksil mabibilang mo naman eh. Mas marami pa rin yung talagang magbubuting Pilipino. Kahit ngayon, di ba? Sa pag nakita mo, yung mga nagtutulak ng droga, no? Kasi, tsaka yung mga nagkakaroon ng mga masasamang ginagawa sa kapwa, mga snatcher, no? Mga magnanakaw sa gobyerno, no? Ilan lang naman yan. Tayong mga pumapasok araw-araw sa ating trabaho ng marangal. Napakarami po natin, no? So, dapat laging si Ninoy ang nagsabi niyan eh, the Filipino is worth dying for. Dadagdagan ko ng sinabi niya na isa pa, faith in the Filipino, faith in God. Yan ang kailangan na meron tayong mga Pilipino. Huwag tayong mawala ng pag-asa sa bayan natin. Kasi napaganda at napakabubuti ng mga tao. Alam natin yan pagka umuwi tayo sa bahay at sinasabi natin I love you sa mga magulang natin. Diyan natin nakikita yung tunay na yaman ng bansa. Walang ibang magaling magmahal na lahi sa mundo kundi Pilipino. Yun. Yes. May emphasis dun sa pagmamahal. Oo, sa pagmamahal. Eh. Di ba? Last mo na yan, ha? Okay. Last na yan. Professor Xiao, halimbawa, dahil ikaw matagal-tagal na rin ang iyong pag-aaral ng at pagtuturo ng history. Kahit bata pa ho ako. Yan. Oh, ganito nga, bigyan mo nga kami ng isang trivia na maaari mong may kwento, something funny perhaps or something very very interesting na nangyari base sa mga pag-aaral mo. Halimbawa,
sa isang pambansang bayani natin para malaman din naman ng mga kababayan natin, ay, may ganun pala nangyari nung araw. Sige nga, kung may kukwento, masishare ka sa ating mga tagasubaybay. Yung naiisip ko ngayon, una, yung halimbawa, si Apolinario Mabini. Mm. Ang isa sa mga hobby niyan ay pag-practice na magsayaw. Masandali lang, ha? Hindi ba lumpo si Mabini, di ba? Hindi, nalumpo lang si Mabini noong 1896. Uh-oh. In fact, nalumpo siya, kaya siya naligtas sa pagpatay. Kasi nga, pinapatay eh. Mm-mm. Binabaril yung mga may kinalaman sa revolusyon eh. Polio victim siya. Oo, polio victim. Uh-oh. So, na-hospital arrest lang. Mm-mm. Ginagaya ng mga ibang politiko ngayon, ano? Mm-mm. Tapos, ang nakakatuwa dyan, yung si Mabini, bago nalumpo, nagpa-practice lagi na magsayaw. Yun. Pero dahil wala siyang pag-ibig, no? Wala siyang minamahal ng mga wala siyang pamilya. Sinabi nga niya, yan ang naswertehan ko, walang pamilya na nagbabaka ng aking kamalasan, no? Kasi ang nangyari diyan wala siyang love life. Mm-hmm. Kaya ang kasayaw niya Silya. Oh, di ba? Silya lang. Pwede na, di ba? Very interesting, so, wala kang diba? Love life, Silya na lang ang mahalin mo. Baka mahalin ka pa niyan. Ayan. Iba pa, iba pa. Naganap ng trivia. Ano pa? Ano pa ba? Well, si Andres Bonifacio po ay ang kanya, di ba bolo yung sinasabi natin na paborito niya? Hindi naman bolo. Revolver ang paborito niya. At saka, nung Cry of Balintawak, Cry of Balintawak dito, papunta sila sa Cry of Balintawak para magtago yung mga katipunero. At sabi sa kwento, pati si Bonifacio, nagsuot babae sila para hindi sila makita ng mga Espanyol. Ayun, may mga ganyang kwento nung panahon na revolusyon. No? Ayun, okay. Sir, isa po yung sa dahilan para maingganyo ang ating mga kabata magbasa. Of course. Nakakatuwa din pala. Okay, nako. Nais nating pasalamatan ang ating bisita this morning. Hihirit tayo ng part 2. Oo. Ayun po, basta may panahon po, at your service. Ako po si Xiao Chua, para sa Radyo ng Bayan. And that was Xiao Time. Yeah. Okay, thank you Prof. Salamat na marami. Sa puntong ito, Zarina. Narito na po ang ikalawang sigwada ng ating provincial news. Uunahin ko na ang Lawag Radyo ng Bayan kasama si Ronald Valdres. Ronald, good morning. Inaasahan na lalo pang uunlad ang industriya ng turismo sa bayan ng Pauat, Ilocos Norte sa pagtulungan ngayon ng iba't ibang mga ahensya ng gobyerno. Sinabi ni Mayor Silano ng Paway, nakasalukuyan silang nakikipagkulong sa mga ahensya ng National Historical Institute, National Commission for the Culture and the Arts, and Department of Tourism upang ayusin ang palibot ng Paway Church na naideklarang UNESCO Heritage. Ayon kay Galano, sa kanilang patuloy na pagsasaliksik sa makasaysayang Paway Church, ay mayroon lang natuklasan na 26 na kakaibang balon sa palibot ng simbahan na ginawa pa noong 1892 hanggang 1902. Nakaramihan sa mga ito ay natabunan na ng lupa. Ang mga ito anya ay nagpapakita ng napakayamang sibilisasyon ng Paway noong unang panahon dahil ilan pa lamang ang may balon noon at tanging ang mga mayaman lamang na pamilya. Ilan pa sa ipaparada nilang mga makasaysayang kultura ng Paway ay ang apat nilang mga tulay na hanggang ngayon ay ginagamit pa, na ang mga ito ay ginawa pa noong panahon ng Kastila, nagawa lang ng bato at walang bakal at semento, subalit hindi nasisira kahit ang mga malalaking truck ang dumaan. Ang bayan ng Paway, Ilocos Norte ang pangunahing tourist attraction ng Ilocos Norte dahil nariyan ang UNESCO Heritage na Paway Church, ang Malacañang of the North, ang Paway Lake at ang Paway San Jose na pangunahing dinarayo ng mga turista sa Ilocos Norte. Mula sa lungsod ng Lawag para sa Radyo Vision, ito si Ronald Valdres, Radyo ng Bayan. Bye-bye. Maraming salamat, Ronald Valdres. At mula kay Ronald Valdres sa Lawag, punta tayo ng Naga City. Narito si Jane Betito. Jane, good morning. Hi, Naga. Bagong at pambihirang proyekto na may layuning proteksyonan ang mga kababaihan, kasama na ang mga batang babae,
inilunsad ng Junior Chamber International o JCI Carreño sa ngayong buwan. Tinawag na panty drive, layunin ng proyekto na magbigay ng underwear sa mga batang babae. At pangalawa, mag-introduce ng parenting education sa mga mahihirap na komunidad sa Camarines Sur. Ayon kay JCI Naga Carreñosa Chapter Leader Shinana Lim, matagal nang advokasya ng JCI Naga Carreñosa bilang isang all-female chapter na i-empower at pangalagaan ang mga kababaihan. Sinabi pa ni Lim na ang panty ay hindi lang literal na imahe ng proteksyon, kundi simbolo rin laban sa nakakaalarmang kaso ng karahasan at pang-aabuso sa mga babaeng kabataan mismo sa kanilang mga pamilya at komunidad. Ipinaliwanag pa ni Lim na hangarin nilang mabawasan ang bilang ng mga kabataan at maging ng mga may edad na maging biktima ng sexual at domestic abuse sa pamamagitan ng pag-promote ng hygiene at pangangalaga sa pamilya. Para sa Radyo Bisyon, Jane Betito sa DWRB Naga, Media ng Bayan. Thank you, Jane Betito. Direkta mula po yan sa Radyo ng Bayan, Naga City. Yes sir, alam natapos naman po ang isang oras ng programa. Muli tayo magbabalik sa Lunes. Kaya po ako ay magpapasalamat na sa lahat ng mga nag-text, nanood at nakinig ngayong umaga dito sa Radyo Bisyon. Kung na-miss niyo po ang aming edisyon ngayong umaga, maaari kayong mag-log on sa youtube.com. Muli, ako po, si Zarina Lusuegro. At siya nga pala mga kaibigan, sa araw po ng Lunes, ang inyong makakasama dito ay si kasamang Bobby Guanzon. Si Uncle Bobby. Mm-hmm. Okay. At muling sumayin niyo mga kaibigan, ang Radyo Bisyon sa Media ng Bayan sa pangalan po ni Kaya Francis Cansino na may iba pang mga gampanin naman para sa Radyo ng Bayan. Mm-hmm. Pakinggan niyo siya alas 4 ng madaling araw hanggang alas 6 ng umaga dito pa rin sa Radyo ng Bayan. Pansamantala, nagpapaalam ako po si Alan Alianige hanggang sa Monday morning sa pagbabalik ng Radyo Bisyon sa Media ng Bayan.